Din ang ating pangatlong contender mula sa Visayas na si Maria Katharina Vera. From Visayas. Hello po. Hello, hello. Po. Ate Maria. Hello po, Ate Maria. Anong favorite ni mo ko yung pangalan na Maria, di ba? Lalalayo pa ba tayo doon? Si Luke din eh. Diba, bakit si Maria, no? Marami anong meron sa Maria? Marami talagang Pilipino na pangalan Maria. No? Oo, ako, may Maria. Ako, may Maria din ako. Oo, oh, may Maria. Oh. Si Luke, may Maria. Oy! Oh, Maria Crisel. Ano ka? Maria Crisel ka. Hello sa'yo, Maria Katharina. Hello po. Kamusta? Saan ka sa Visayas? I'm from La Castellana po. La Castellana. Oh, Ilonggo dyan, di ba? Ilonggo. Ilonggo. Ayun. Usap. Ilonggo po doon? Oh, Ilonggo. Mahiligay noon yun. Ayun. Ano naman pinagkakabala ni Ate Maria sa buhay? Isa po akong full-time mom. Sa four kids ko po at saka meron po akong ihaw-ihaw doon. Wow! Sarili niyo business? Sarili niyo po yan? Yes, sarili niyo po yan? Opo. So, ano, malaki na po ba yung ihaw-ihaw niyo po doon? Okay lang naman tinatao po. Na siya, ganyan. Opo. Nope. Ate Marie, ikaw yung nagtitinda or meron kang helper na... O ikaw din po kumakain. Talaga. O hindi. Ate Maria, sa isang araw, magkano yung kinikita niyo po? Kung ano yung range? Minsan po, pag matao po talaga, mag more than 1,000 po. Oh, malaki din po, no? Malaki din. Magkano po neto? 1,000. Oh, basta may puhunan doon. Malaki na. Malaki not na bad. Rin. Sa ilang oras yung po kinukuha yun, ma? Nag-start po ako 2 o'clock. Tapos magtatapos po 10 ng gabi. 8 hours? Pero di ba yung ibang nagtatrabaho ng 8 hours, magkano? Malaki na po yun para sa inyo. Alam mo, pagpagkain talaga, mabenta talaga, no? Di na lalo ngayon, no? Di na ano pagkain. Masarap po. Tsaka may harang pagmamahal. Oh! Wow! Pero Ate Maria, wala ba kayong balak na magtayo ng mas malaki sa pwesto talaga? Magpwesto, ganyan. O kainan, eatery, ganun. Yung mga ano, rice na. Po. Ah, pinag-iipunan pa. Mm-hmm. Pag-iipunan muna. No? Ate Maria, nasabi mo nga, di ba, 2 to 8 or 8 hours mong ginagawa yung pag-ihaw. Eh, kung araw-araw po yung tinda nyo, paano nyo naman nasisingit yung pagkakanta nyo? Sa ngayon po, ano, full-time mom po ako, tapos pag may, ano lang po, may guesting-guesting lang po ako na kumakanta, doon lang po. Events. Opo. So, nakatago lang yung talento niya, no? Bihira niya nagagamit. Pwede. Pero habang nagtitinda kayo, meron bang mga nagre-request na kanta ka naman? Eh, kaso usok lang. Hindi pala pwede, mahirap. Meron din po akong video, okay? Kasi yung anak ko din kumakanta. Wow! Pero buti po hindi kayo naapektuhan yung boses niyo sa usok. Kasi po, minsan, di ba, nakakaano yung naka-snorkeling siya. Hindi naman, never pa po kayong nagkaroon ng problema sa pagkanta. Meron din po. Po. Ano po yung pinakadahilan nyo po talaga? Bakit po kayo sumali ng tawag ng tanghalan? Yung dahilan ko po, kaya po ako sumali ng tawag ng tanghalan, para po sa future ng mga anak ko, at saka po para po sa kabuhayan din po namin, at makatulong po sa pamilya ko. Oh, I see. O, matindi yung kanyang hugot para i-push ang kanyang pangarap. Mm-hmm. Thank you so much, Ate Maria. Thank you so much.